Ronald, you were mentioning the there's a message being sent here. You think there's a message being sent here? Yes. There's a writing on the wall here. Yes, dahil mahalaga sa atin yung images. Eh. Mm-hmm. No, at yung parang lalo na sa present context na maraming tensions, hindi mo maihiwalay na may image dito na baka kulang sa tiwala mm-hmm. sa Vice President. No? To call a spade. No, yun yung... tama yung sabi naman ni Ami, practically naman, nagpapatakbo naman talaga yung ES. Mm-hmm. Kaya hindi nakakagulat na, na kasama siya. Pero yung pag-formalize ng tatlong caretaker, bagamat sabi nga ni Secretary Chelo, may chairman. Mm-hmm. No? Parang napakalaki ng committee na yan, ha? May chairman, no? Yung Vice President. Medyo weird lang. Oh. Mas lalo naging weird doon. May chairman na chairman. Caretaker chairman. May dalawang assistant na member. Yun lang naman yung member. Wala naman iba. Diba? Sino kaya yung vice chair? Baka may vice chair din. Okay. How should the vice president take this announcement? How would she? Well, nag-scale up kasi yung mga banat sa kanya nung pumunta siya sa rally ng mga followers ni Kibuloy na ang sinisigaw, ibagsak, wakasan, no? Etc. No? At nagbigay siya ng public support. No? At ikalawa, nag-escalate din yung mga banat sa kanya, yung contradiction niya with the foreign policy of the president. Mm-hmm. May limits kasi yung magiging different yung position sa presidente as Secretary of Education. No? Yun yung magiging problema. Of course, binabanatan din siya as Vice President dahil wala siyang statement dun sa naging harassment sa ating mga Coast Guard tsaka Navy. May statement siya. No comment. Yun. Na dinepensahan siya ni Pulong. No? Mm-hmm. So, tingin ko nag-escale up itong mga tensions na ito at ito yung context ng lumabas itong three caretakers.